Welcome back sa aking YouTube channel mga trops. Kung bago ka pa lang, please click the subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa boxing news. MP Promotions President Mr. Sean Gibbons nagbigay ng kanyang reaksyon patungkol sa pagkatalo ng ating dalawang pambatong Pinoy na si Jonah Sultan at Jerwin Ancajas sa kamay ng mga Japanese fighter na sina Takuma Inoue at Riko Masuda kagabi sa bansang Japan. Sa interview ng sports journalist na si JM Siyasat kay Gibbons at Ancajas, ay ramdam sa loob ng locker room ang lungkot at katahimikan dahil sa pagkatalong ito. Ayon kay Gibbons ay hindi daw naging ordinaryo ang gabing ito sa pagkatalo nila Sultan at Ancajas. Sa buong boxing career po kasi ng dalawang boksingerong Pinoy na ito ay hindi pa sila napapabagsak ng kahit na sino, lalong-lalo pa sa pamamagitan ng isang body shot. Maganda daw ang ipinakita ni Ancajas at nagagawa rin daw nitong masaktan si Takuma. Ngunit para kay Gibbons ay mas naging mas malakas lang daw si Takuma noong gabing maglaban sila. Kahit daw mas lamang sa scorecard si Takuma ay naniniwala si Gibbons na kaya pang baliktarin ni Ancajas ang laban sa natitirang 4 rounds bago ito mapabagsak. Dahil para kay Gibbons ay lamang lang naman daw si Takuma ng 3 o 4 na puntos kay Ancajas. Patungkol naman sa naging pahayag ni Jerwin matapos itong matalo sa kamay ng WBA bantamweight champion na si Takuma Inoue, ay sinabi nito na ito ang unang beses niyang tumumba sa isang body shot. Bukod kasi sa hindi pa ito napapatumba sa kanyang buong boxing career, ay kahit daw kasi sa mga sparring sessions ay hindi rin siya nagagawang patumbahin ng kahit na sino. Ayon kay Ancajas ay ginawa niya daw ang best niya. Naniniwala siya na nakakapagpatama rin siya ng maganda kay Takuma. Inakala rin ni Jerwin na kung sakaling tuloy-tuloy niya ng body shot si Takuma ay matatalo niya ito, ngunit hindi niya inaasahang siya pala ang madadali. Aminado rin si Ancajas na medyo naging pabaya siya dahil masyado ng open ang kanyang depensa habang pinapatamaan si Takuma. Mas nasa timing daw ang mga patama ni Takuma at gitnang gitna pa daw ng kanyang sikmura lumalanding ang mga body shots. Dagdag pa ni Ancajas ay okay lang daw kung sa tagiliran tumatama ngunit na gitnaan daw talaga siya ni Takuma. Pagsasalarawan naman niya, nakakaiba daw ang sakit ng suntok ni Takuma dahil kumpara daw sa naging experience niya ay may mga body shots daw na kahit masakit ay makakagalaw pa. Ngunit nung magitnaan daw siya ni Takuma ay para daw naputulan na siya ng hangin at bigla na lang daw nag-breakdown ang kanyang katawan. Dagdag pa ni Jerwin ay kahit daw tapos na ang laban nila ay sumasakit pa rin daw ang kanyang sikmura. Patungkol naman sa mga susunod na hakbang ng kanyang team ay ipapasaalang-alang na lang daw niya ito sa kanyang coach at promoter at dedepende na lang daw siya sa kung anong plano nila. Malungkot si Ancajas sa pagkatalo niyang ito. Para sa kanya ay napakababa ng moral niya ngayon at nakakawala daw ito ng kumpiyansa dahil sa mga pangbabash din ng mga tao sa social media. Kung sakali naman na mapagbigyan pa siya ulit ng pagkakataon na makalabang muli, ay nangako siya na babawi na lamang. Para naman po sa mga Filipino boxing fans at lalong-lalo na sa mga bashers, ay bawas-bawasan po natin ang pangungutya sa mga natalo nating mga boksingero. Sana ay bigyan natin sila ng simpatya sa tuwing nakakarana sila ng ganitong klaseng pagkatalo. Tandaan po natin na minsan na rin silang nanalo at nakapagbigay ng maraming karangalan para sa ating bansa kaya hindi rin nila deserve ang ganitong mistreatment sa tuwing sila ay natatalo. Nawa ay magkaisa tayong suportahan ang bawat boksingerong Pilipino nang sa ganun ay ganahan pa sila na maging successful sa larangan ng suntukan.